Ganon pa rin ang ginagamit ko na soil mix para sa kanila kasi nakikita ko po talaga na yung mga croutons ay hiyang na hiyang po sa ganitong soil mixture. Ito po yung rice hull, compost rice hull at saka yung cow manure. Hello po sa inyong lahat mga bayan, welcome back to my channel. So for today's video po ay meron lang po akong i-update ngayon dito sa aming garden. Pero bago po yan, big shout out po kay Ma'am Susana Bonsato. Hello ma'am, magsimula na tayo mga bay, so tara! Ito po pala yung sinasabi ko na i-update ko ngayon. Yan po sila mga bay. Kasi yung nakalagay dati dito yung mga yellow croutons. At yung mga yellow croutons na yun, nabenta na po yung iba. At yung iba po ay tinanim ko direkta po sa lupa. Kakaunti na lang po yung natira. Ito na lang po yung ginilagay ko. Bago po silang na-markot mga bay, napaka-stable na po nila kasi mga 3 buwan na to na nakatanim sa paso. At yung tinaniman ko na paso, ito po yung mga malalaki na. Kasi malalaki din po yung mga na-markot para po yumabong talaga sila ng husto. Brown at saka itim po ang aking tinaniman para maganda po yung combination nila dito. Maliwanag po talaga, tingnan. Itong kulot na to, magandang klase na croton to kasi yung kulay mas tumitingkad pag naaarawan. Talagang matibay po ito sa init, kaya sinadya ko talaga na sila po yung ilagay dito. Meron po ditong pinakamayabong talaga na kulot. Ayan po. Ito, nagdadala ng bida si kulot na to. Ang dulo ng dahon niya ay merong may pagka-yelo, tsaka may halong green. Isinama ko na rin po yung mga mother plant nila. Ito po yung mga mother plant nila mga bay. Yan, di ba? Yung pinagputulan ko ng markot, ito po yun, no? Isa, dalawa, tatlo, apat. No? Bali, apat po. Nagsimula na rin po siyang yumabong. Pag tumataas po yung sanga niya, gaganda rin po ito mga bay. Katulad nitong kanyang sanga. Ito, mataas na po yung kanyang sanga. Yung pinutulan niya, meron pong tumubong sanga. Yan. Pag lumaki at po tumaas na rin yan, dyan na rin po tayo puputol. Hindi muna natin puputulan itong mga bagong nakatanim dito para makita po natin ang kanilang ganda. Ito pa po. Bali, ang naputol ko dito, isa, dalawa, tatlo. Tatlong sanga. Napakarami po. Ano pala mga bay? Meron pong pumunta dito. Nabawasan po ito ng 3 paso. Ganon pa rin ang ginagamit ko na soil mix para sa kanila kasi nakikita ko po talaga na yung mga croutons ay hiyang na hiyang po sa ganitong soil mixture. Ito po yung rice hull, compost rice hull at saka yung cow manure. Tsaka garden soil po, napaka-epektibong soil mixture para sa mga croutons na to. Talagang na-achieve po ang kanilang ganda kahit medyo matataas na po yung kanilang mga puno at hindi po natin nakikita na ligi talaga sila kasi napakayabong po nila. Tingnan nyo po yung soil mix ko. Ito po yung ginagawa ko sa kanila mga bay. Ganda po ng pagkahalo talaga. Perfect po para sa mga croutons natin. At mabilis po talaga silang tumaas, lumaki at dumami po ang sanga. Lalo-lalo na po pag naputulan natin. Kahit araw-araw ko pa silang dinidiligan, i-drain talaga. Dahil na po sa tulong ng rice hull. Hindi po gaano marami yung rice hull, tamang-tama lang po. Pero yung compost rice hull, yung dinamihan ko sa paghalo dito. Kaya yung mga ugat talaga ay na-develop ng maayos. Kasi malambot yung compost rice hull. Yan po. Pati na po sa tulong ng cow manure para po mag-boost talaga sila at maging malusog po. Meron din palang mga mother plant dito sa likod. Ito po. Medyo umiksi po ng bahagya itong isa. Kasi naiksian ko ng todo. Pero walang problema kasi may sanga na rin siya. Apat. Dito rin meron din pong kulot na mother plant. Yan po. Napaka-attractive po nila tingnan dyan. Kasi sila lahat ay halos po magkaparehas po ang dahon. Maganda talaga yung mga croutons na pare-parehas po yung
kulay, saka yung klase nila ipinagsama-sama sa isang lugar, lalo na po pag marami, nakakaakit talaga tingnan. Kung nagustuhan niyo po ang video nito, mag-like, mag-share, mag-comment at huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel para updated po kayo palagi sa mga videos na i-upload ko. Magandang araw ulit sa inyong lahat, mga bay! Bye-bye!